Okay, so yun po mga kababayan, ayan, magandang umaga na naman po. Lunes po ngayon, March 11, 2024. And inaasahan po natin na ngayong araw po, yung pagtulak nga or yung alis ni Pangulong Bongbong Marcos going to, tawag nito, Germany and the Czech Republic. Kasi ang nakalagay po sa kanyang schedule, March 11 to 15, mga kababayan. Ngayon, okay. Gusto ko pong pag-usapan natin ito. Good news po. Ayan, nakikita niyo po ba mga kababayan? Good news po yan. Para sa ating mga Pilipino. Okay. Ngayon, sabi po rito, March 11, 12:00 AM po na balita ito ng Filipino Star ngayon. Okay. Sabi po rito, foreign investment projects ng Pilipinas or ng Pinas pumalo na sa $14.2 billion. US dollars po ito, mga kababayan. So, trinay ko, i-multiply sa 55, ipumalo po na sa 700 plus na, tawag nito, 700 plus billion pesos. Foreign investment po ito. Hindi po kasali yung domestic o yung mga investment po na dito lamang sa Pilipinas, mga kababayan. So, makikita po natin, paunti-unti po na nagkakaroon, mga kababayan, ng resulta yung mga lakad ni Pangulong Bongbong Marcos. O, sa kabila po ng mga batikos ng iba na biyahe lang ng biyahe si Pangulong Bongbong Marcos, kumbaga, travel lang ng travel, okay, gala lang ng gala. Sabi nila, kuno, walang kwenta daw ang mga lakad ng Pangulo. Napapaisip nga ako. Sabi ko, kayo kaya ang umalis? Kayo kaya ang lumakad? Pag kayo ba ang umalis or ang lumakad? Ang tanong po namin yan, may resulta kaya? Di ba, mga kababayan? Ngayon, tingnan po natin ha. Sabi po dito, nasa tamang landas ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos tungo sa pagtulong sa bansa na makabangon mula sa masamang epekto ng pandaigdigang pandemya. Okay. Always po natin binabanggit na talagang matinding challenge po pagpasok ng bagong administrasyon. Kasi hindi po katulad panahon ni Duterte, panahon ni Pinoy, panahon ni Gloria. Kasi pagpasok po ng administrasyon nila, hindi po yung tapos lang ng global pandemic, 'di ba? Deep na 'yan yung COVID, 'di ba, mga kababayan? Unlike po panahon ni PBBM, pagpasok niya ng June 30, 2022, mga kababayan, inabutan niya may pandemya. At the same time po, nagre-recover tayo. Economically, 'di ba? Economic recovery ang challenge po sa kanya noon dahil, mga kababayan, ang apektado hindi lang naman po ang Pilipinas, buong mundo. So, kailangan po maging masigasig. Kailangan mag-double time, triple time. Halos walang pahinga na nga sa Pangulong Bongbong Marcos. Yung biyahe niya mula rito sa Maynila, papunta po ng Germany, sabi natin, sa Berlin, nagtingin-tingin tayo, flight time. Yung flight time, mga kababayan, is nasa 18 hours. Tingnan niyo yan ah, babiyahe ng ganyang kalayo si Pangulong Bongbong Marcos, working and state visit, kasi German Chancellor po, Chancellor mismo ang nag-imbita sa kanya sa Germany. At the same time, Prime Minister po na si Mr. Fitir Fiala ang nag-imbita naman sa kanya sa Czech Republic. Ganun po ka-importante si Pangulong Bongbong Marcos. Ganun po siya katinitingala ng ibang tao, ng mga tao sa ibang bansa, mga kababayan. Ganun siya tinitingala. Kaya makikita po natin dito na si PBBM, ordinaryong tao lang, walang ginagawa, pabigat lang sa bansa natin. Hindi po, nag-e-effort po siya, mga kababayan. Sabi dito, ang investment nga is 14.2 billion pesos, foreign direct investment na proyekto na ipatupad na mula noong Hulyo 2022. Okay, ang pagsisikap ng Pangulo na maakit ang mga FDI o yung mga foreign investors
ay nagbubunga ng mga resulta. At gumagawa rin yung Congress, okay. Tawag nito, kudos to Speaker Martin Romualdez sa kanila, sa House, mga kababayan, sa Kamara, dahil sila, katuwang po talaga ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga lakad, sabi natin, kahit yung Senado. Pero mas nakikita po natin yung pagiging masigasig ng Kongreso or ng Kamara, mga kababayan. And ibinatay din ng Speaker na siyang presidente ng lakas, yung datos po mula sa Board of Investment, pinabalita po natin to, Department of Trade and Industry, sa pangungunan ni Secretary Pascual. Okay. Yung pagpapatupad ng 14.2 billion na FDI, mga kababayan, ay sabi dito, makabuluhan at marami pang proyektong nasa pipeline. Binalita rin po natin yan, mga kababayan, kasi dito sa content natin, dito sa ating channel, gusto ko po na ipaabot sa inyo, ano po yung nagagawa ng gobyerno na to. Hindi yung tulad po ng ibang tao na sarado yung pag-iisip, ayaw na makinig, ayaw nang marinig po ang ibang mga ginagawa ni Presidente Bongbong Marcos. Gusto nila 20 pesos na bigas. 20 pesos na bigas. Mantakin ninyo, gusto nyo 20 pesos na bigas. Tanongin nyo yung production cost. Magkano yung bentahan pa lang ng palay na expectation ng mga magsasaka? Sarili nyo lang laging iniisip nyo eh. Isipin nyo rin yung mga magsasaka. Tulad po yan ang pamasahe. Gusto natin mababa yung pamasahe. Dapat ano lang, yung iba, sabi natin, gusto ng iba, 5 piso, 6 na piso lang. Pero kung ikakalculate po natin yan, mga kababayan, base po sa diesel, gasolina, na gamit po, or crudo ng ating mga chopper, example, jeepney, mga kababayan, eh, sasapat ba in calculation? Tapos may traffic pa. Kaya nga po humihiling yan sila na taas pasahe. Lalong-lalo na pag sunod-sunod yung oil price hike. Alam nyo mga kababayan, may mga instances na nangyayari po sa bansa natin na hindi natin mapipigilan dahil apektado lang po tayo na yung nangyayari din sa buong mundo. Nangyayari sa Russia at Ukraine. Noong nagkagulo po sila, mga kababayan, grabe po ang adjust natin. Panahon pa ni Duterte yun. Grabe ang adjust natin pagdating po sa gasolina, sa diesel, sa crudo. Bakit, mga kababayan? Yung mga European countries na dati bumibili po sa Russia since nagkaroon ng sanction, nagpunta po dun sa Middle East. Dun sila nagsibili. Dun tayo kumukuha. Tumaas yung demand. Once na tumaas po yung demand, tapos yung supply, consistent po ang bilang, mga kababayan, tataas ang presyo niyan. Basic economics na lang po. Tataas ang presyo ng produkto once na biglang sumipa ang demand. Subukan nyo. Maraming supply, konti lang yung demand. Diba, para maibenta lang yan, bababaan nila yung presyo. Kung kukunti yung supply, marami pong demand, maraming gustong bumili. Siyempre, iti-take advantage nila yan. Ng iba, mga kababayan, tataasan nila yung presyo. Sino yung pinakamataas yung bid? Sino yung pinakamataas na ano, pagbili? Sabi niya, dobleng ko na. Magkano benta mo niyan? Apektado po tayo. Yung nangyari sa Ukraine tsaka Russia, tulad ng sinabi po ni Secretary Larriga doon, isa sa numero uno po na supplier natin ng mga abono, Ukraine, mga kababayan. Eh, hindi tayo makapag-import galing doon ng mga abono. Yan nga yung kinakataka ko eh. Ba't hindi yan proyekto ng Department of Agriculture, yung mga abono na yan, simula pa noon? Ba't kailangan natin mag-import? Na agriculture country naman tayo. Tapos ngayon, isisisi nyo kay Pangulong Bongbong Marcos, 20 pesos na bigas. Meron pang mga ewan ko kung saan ninuhugot yung utak nila. Na pangarap nga lang po, mga kababayan. Pangarap lamang. Ha?
ang 20 pesos na bigas, hindi niya pinangako. Target niya, goal niya, kung kaya mapaabot, mapababa, mga kababayan. Kaso, problema na po. Saan? Ang dami. Sunod-sunod eh. Sanga-sanga, mga kababayan. Tapos, dumagdag pa itong mga tiwali po na taga National Food Authority or NFA po natin. Suspindido ilan? 139 po yun. Mula sa administration, administrator down to the warehouse supervisor. At ako'y naniniwala na hindi lamang sa panahon ni PBBM nangyari yung mga yan. Or ginagawa nila yung kalokohan at kabulastugan na yan. Kundi sa mga nakaraan pang administrasyon, mga kababayan. Ito, patunay ito na nagsusumikap si Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ko nga sa isang estudyante, ilang subject yung kailangan pong bunuin yan para lang matuto. Kung si Pangulong Bongbong Marcos, isang estudyante, mga kababayan, kailangan ba focus siya sa math lang? E di babagsak siya sa ibang mga subjects. Diba? Kailangan tutukan niya lahat yan. Math, English, science, Filipino, social studies, or yung aralin panlipunan. Kailangan niya tutukan lahat ng asignatura na meron siya. Lahat ng assignments niya. Hindi lang itututok lang siya, mga kababayan, sa bigas. O 20 pesos na bigas. How about the welfare of the farmers? Tanungin niyo yung mga farmers ngayon. Bakit sila masaya under this administration? Because for how many years? Tulad na lamang po yung tinasabi po natin, mga kababayan, na yung yung agrarian emancipation law, na kung saan napamahagi po sa mga kapatid natin, mga magsasaka, yung mga lupain. Kailan yan nasimulan? 1970s, 1980s? Yung batas na yan? Na kung saan? Dumaan na si Cory, dumaan si Ramos, dumaan si Erap, dumaan si Gloria, dumaan si Noynoy, dumaan si Duterte. Hindi pa rin natapos, mga kababayan. Anong taon na? 3-4 na dekada ang lumipas. Sinimulan ng Marcos Sr., tataposin ng Marcos Jr. 'Di ba, mga kababayan? Nakakaya naman po sa side nila. Tsaka yung mga magsasaka, hindi lamang po dapat ano yan, balikpuhunan. Dapat kumita rin po yan sila. 20 pesos na bigas, masyado nakastick doon. Mahal na daw yung bilihin. Bakit? Panahon po ni Duterte. May mga chances ba yan? Hindi nagmalang bilihin nun? Yung gasolina, yung bilihin, mga kababayan. Masyado kasing sinisisi sa presidente lahat. Alam nyo, kahit sino presidente po ang umupo sa pamahalaan po natin. Kung tayo mismong Pilipino, walang pagsisika para sa buhay natin, walang mangyayari sa atin. Kahit sino pang umupo dyan bilang presidente. Kaya ito, pasalamat tayo. Dahil nagsusumikap yung Pangulo ngayon, babiyahin na naman siya. 18 hours po yan, Manila to, tawag nito, Manila to Berlin, Germany. Matinding sakripisyo po ng presidente, mga kababayan. Matinding investment na naman po ito. Maraming permahan na naman. Diba? Na maaaprubahan. Ayun yung pinaka sinasabi ko nga po. Yung parang magiging permahan po ng Philippine government and sa Germany about po sa mga seafarers, di ba? Nasaan yan eh? Nasa balita po yan ng PCO, mga kababayan. Kasi talagang ang laking bagay po. Ang laking tulong ng mga European na base na mga shipping company para po sa mga Pinoy na mga seaman, mga kababayan. Kaya po, ang laking pasalamat po natin, kasi lalo na mga breadwinner po yung mga yan. Ilang pamilya po ang nabubuhay, ang napapakain po kapag may trabaho ang mga seaman, ang mga kapatid nating mga seaman, di ba?
So, malayong malayo po yan sa mga pinabanat nila sa presidente, mga kababayan, na wala daw ginagawa at pulor lang ngawa. So, yun po mga kababayan. Marami pa tayong mga ikikwento sa inyo na magagandang balita para po maging aware kayo sa mga nangyayari sa bansa natin at ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos. So muli po, magandang umaga. Maraming salamat po mga kababayan ko sa inyo lahat. God bless po sa atin.